Hello mga kabayan, this is MJ, your OFW vlogger here in Hong Kong. Welcome back to my channel mga kabayan. Yung pag-uusapan po natin sa vlog natin ngayon, ay share ko lang sa inyo yung experience ko sa paggamit ko ng sa Pag-ibig 1, MP2, tsaka SSS. Pero bago pong lahat mga kabayan, gusto ko lang po i-share sa inyo na dito sa channel ko, dito ko sinashare yung buhay ko bilang isang OFW dito sa Hong Kong. Siyempre, nagsishare din ako ng mga topic na kadalasan makakarelate tayo yung mga OFW. So, kung may mga katanungan kayo, just feel free to comment on our comment section. Binabasa ko po yun lahat mga kabayan. And madalas mga kabayan, dyan ako kumukuha sa comment section ng mga topic na gusto kong share dito sa aking channel. And also, let's connect mga kabayan sa aking other social media account. Yung link, ilalagay na lang natin sa ating description section. Ngayon, i-share ko sa inyo yung experience ko dahil dito sa Pag-ibig 1 at saka MP2 at saka SSS. Lately kasi nag-watch ako ng mga video kasi napaisip ako tungkol sa loan. And I think itong tungkol sa mga bagay na to kailangan natin na pag-usapan. Kasi 'di ba, tayo mga OFW, minsan nakakalimutan natin. Itong MP2, Pag-ibig 1 at saka SSS, may mga benefits pala sila. Ang alam minsan kasi sa atin, ang alam natin ay kailangan lang natin silang kailangan lang natin maging active, which means kailangan natin na maghulog kada buwan sa SSS, sa Pag-ibig 1, tsaka sa MP2. Madalas sa atin, hindi natin alam yung mga benepisyo ng mga to. Ako nga, sa tagal-tagal ko dito sa Hong Kong, yun ko lang naisip na gamitin ang mga benepisyo nitong tatlo. Kasi dati, pinapabayaan ko lang siya, wala akong pakialam, bahala na, okay lang, sige, maghulog ako kada buwan, okay lang. Hayaan ko lang. Ganun na yung nasa isip ko dati. Kasi I feel like parang wala naman akong pagkagamitan. So, hinahayaan ko lang siya. So, ngayon naisip ko parang it's time na para gamitin. Kasi marami ako nakikitang video ngayon. Siguro, nag-start yung mga 2 weeks ago. Ay, napanood na ako ng video about Pag-ibig. And doon na ako napaisip na baka, for me, ito na yung time para gamitin ko na yung Pag-ibig ko. Ibig 1. Pinaka napansin ko dito sa Pag-ibig 1 is yung short-term loan. Diba kasi ang alam natin sa Pag-ibig is yung housing loan, di ba? Yung pangmalakihan na talaga, yung tipong kung gusto mong bumili ng unit, yung parang condo style or yung bahay, ganyan, eh pwede kang sa Pag-ibig. Let's just say wala kang cash ng ganun kalaki para bumili ng bahay. Then sa Pag-ibig housing loan, pwede ka mag-loan sa Pag-ibig up to 6M para makuha mo yung bahay na pinakagusto mo, para mabili mo pala yung bahay na pinakagusto mo. Ako, na-engganyo rin ako. Tulad na sabi ko sa inyo, 2 weeks ago, start to lahat, na napaisip ako, na-engganyo din ako. Yun nga lang, ako yung klaseng tao na hindi ako masyadong mahilig sa syudad. Wala rin akong balak bumili ng kahit anong property na nasa city. Pinakagusto ko talaga is yung lupa na malapit sa amin, na talagang gustong-gusto ko yun. Nakita ko na siya eh. Yun yung gusto ko talaga makuha. Yun nga lang, may konting problema sa mga papers na kailangang ayusin. Muna, para nang sa ganun, hindi ako magka-problema. Just in case lang, i-push ko talaga siya na bilhin sa tulong ng Pag-ibig housing loan. Dahil marami siyang problema kailangan pang ayusin, so, sinaset aside ko muna siya. Dahan-dahan lang muna. Ayoko mo nang biglain kasi ang dami-dami ko pang responsibilities dito sa Hong Kong. Nag-aaral din po ako. And then may trabaho pa ako. Syempre, nagbibigay din ako sa family ko. So, ayokong biglain. Unti-unti lang hanggang sa matapos yung problema and then yun. Kasi hindi ko pinapalagpas yung Pag-ibig. Nagbabayad ako every month. So, kailangan gamitin ko na yung benepisyo, diba? Next naman is yung Pag-ibig 1 na short term. Ito talaga. Ito na kasi short term lang eh. So naisip ko, ay baka ito pwede ako dito. Ayun, ang problema ko naman, wala akong cash card. Yung card nila, na isa yun sa mga requirements kung gusto mo mag short term loan. Gamit yung Pag-ibig 1. Wala ako nun. Tapos nag-message na ako sa Facebook account ng Pag-ibig. Sabi ko, saan ba ako dito makakuha ng cash card dito sa Hong Kong? Isip ko kasi, baka pwedeng pumunta ako sa consulate. Diba? Kasi may Pag-ibig naman dun na office. Isip ko, baka pwede ako dun. Pero yung response sa akin ay eto. Sa ngayon daw, hindi pa pwede na kumuha ng cash card sa ibang bansa. Sa Philippines lang daw ito pwede. At pag kumuha ka ng cash card, dapat, or loyalty card, dapat daw, meron kang, dapat nandun ka mismo sa lugar kasi kukunan ka ng biometrics and pictures. Sabi ko, wala na naman ako nito. Mukhang ayaw talaga akong pagpaloanin nito ah. So, clash out yun. Ngayon naman sa SSS, naisip ko rin na mag-loan. May nakita akong video kung paano mag-loan sa SSS na hindi kailangan pumunta sa office. Nakita ko yung video na yun, ay sabi ko, ito yung madali. Kasi, OFW din siya. Pero, ang ginawa niya, pre-process na lahat sa kanyang online lang. At nakapag-loan siya sa SSS. First loan niya, ang nakuha niya ay, 7,000?
Honestly, mga kabayan, sa ngayon, hindi ko pa naman siya kailangan talaga. Wala naman akong pagkakagastusan. Pero natutuwa lang kasi ako kasi nalaman ko na may way pala na makapag-loan ako sa SSS nung hindi kailangan na pumunta sa office nila sa Pilipinas. At ang pinakakailangan mo lang pag nag-process ka ng loan mo is bank account. Pat meron kang bank account kasi yung pera na nalulunin mo, i-diretso nila. Pag na-approve ka, i-diretso nila sa bank account mo. Pasok agad yan sa bank account mo. So mga kabayan, all I have to do is just process everything online. Pero sa ngayon, hindi ko pa siya gagawin kasi hindi ko pa naman siya kailangan. Siguro, ano na, next year kasi next year uuwi ako. And malaking tulong yon kapag na-approve ako for loan sa SSS kasi pandagdag na rin yon kasi gusto ko siyang gamitin para sa bahay. Oo nga pala, before ko makalimutan, yung MP2 pala, steady na yon kasi pag nakapag-open na kayong MP2 at ang kinuha nyo is yung 5 years, andun na yung pera nyo, hindi nyo mawawala. Maglagay lang kayo ng pera every month, huwag nyo kakalimutan, be consistent, and then wait na lang kayo for 5 years, tutubo yung pera nyo. Depende pa rin yun kung gaano kalaki yung monthly na binibig na nakulog nyo sa inyong MP2. So, yan po mga kabayan, yan po yung experience ko sa gamit ng Pag-ibig 1 and then MP2 and SSS. I don't know kung ma-experience din kayo na ganun. Pero kung meron man, for sure maraming makakarelate nito. Kasi pag OFW, syempre alam mo ang tungkol dito. Dapat alam mo mga benepisyo mo. Kasi monthly kang nagbabayad, di ba? For sure, hindi mo pinapalagpas yan. Lalo na yung Pag-ibig. Kasi every time na uuwi ka, hihingan ka ng OAC. And hindi ka bibigyan ng OAC kung wala kang Pag-ibig. So for sure, ngayon pa lang, naghuhulog na kayo. So from now on mga kabayan, mag-watch na kayo ng mga video sa YouTube. Maraming mga tutorial doon. Paano mag-loan sa SSS, sa Pag-ibig. Lalo na sa mga kababayan natin na active members at hindi pa nagamit ng kanilang mga benepisyo. So yun mga kabayan, thank you so much for watching. I hope na may natutunan kayo dito sa video ko. And also, please support my channel. Bye!